Okay, dito na tayo dumako sa lesson number 5. Ang lesson number 5 natin ay yung tinatawag natin na adjective naman. Adjective. Kung maaalala nyo, sa lesson number 1, 2, 3, 4, napag-aral natin kung gaano kalaki ang English, ang noun, kung ano ang noun, pronoun, and verb. Ibig sabihin, ang napag-aaralan nating parte ng English ay tatlo na po. Sabi natin sa lesson number 1 na ang English ay binubuo lamang ng walong parte. Ngayon, napag-aralan natin yung tatlo, so ilan na lang ang kailangan natin pag-aralan? 5 na lang. Dahil pag-aaralan naman natin dito yung adjective, yan, galing lang natin. Yung adjective naman na pag-aaralan natin ngayon, 4 na lang ang kulang natin. So, pag-aaralan natin. Ang adjective ay panlarawan. Panlarawan saan? Panlarawan siya sa tinutukoy sa pangungusap. Ibig sabihin, hindi tayo titingin sa kung ano pa man sa pangungusap, ang titingnan natin kung sino yung subject o yung tinutukoy sa pangungusap para malaman natin kung nasaan si adjective. Halimbawa, si Millie ay maganda. Agree ba? Ayan, si Millie ay maganda. Kung mapapansin nyo, sabi dito, panlarawan siya sa tinutukoy natin sa pangungusap. Kaya may hahanapin tayo dito. Ang hinahanap natin dito ay sino ba yung tinutukoy natin sa pangungusap? Ang tinutukoy natin sa pangungusap ay si Millie. Ngayon, yan ba ang adjective natin? Hindi. Sabi dito, yung naglalarawan daw kay Millie o sa tinutukoy natin sa pangungusap, yun ang adjective. Ano ba yung naglalarawan kay Millie? Ang naglalarawan sa kanya ay maganda. Kaya, ang maganda, yan po ang ating adjective. Yan ang naglalarawan sa tinutukoy nating si Millie na nasa pangungusap. Okay? Kaya, yan ang tinatawag natin na adjective. Malinaw po, no? Okay, next na tayo sa lesson number 6.